Hello guys, sa mapagpalang hapon po ulit sa ating lahat. Kayo po ay nasa Munting Hardin ni Sir Mio Vlogs. Sumaatin po ang kasaganahan, ang kaswertihan na buhay sa taon na ito. And for today's update and for today's video ay mag-repat po tayo, maglilipat po tayo ng isa sa mga Lucky Feng Shui Vastu Moneymaker na halaman. Ito po yung tinatawag na Singonium Podopilum. Isa po ito sa mga variety na napaka-common or payak. Kapansin-pansin po na inilagay ko lamang po siya dito. Pinarami ko po ito sa pamamagitan po ng stem cutting. At after 3 months of waiting ay ito na po siya. Nagkaroon na po siya ng panibagong anak sa mismong gilid ng aking mother plant or stem cut na ito. So naging legi na po siya. And also, yung mga planters na ginagamit ko, kung magpaparami po ako ng mga Lucky Feng Shui house plant na can be propagated by means of stem cutting, ay hindi na po ako bumibili. At bumibili lamang po kapag nag-repot po ako. And take note, the royal po, royal through orange po yung bottle na ginamit ko dito. And since medyo luma na po itong planter na ito, is ikakat na po natin siya para po ang halaman na ating podopilum, Singonium podopilum po, is makapagbigay pa ng napakaraming supling suloy or anak sa atin. So ikakat po natin siya dito. Kung pwede naman po siyang hilahin, pwede naman po, since mababaw lamang po ang pinag-ugatan po ng ating halaman na ito, I suggest na pwede niyo po siyang hilahin or bunutin. So, papakita ko po. Ayan siya. Ito, nahila naman po siya. So, kung hindi naman po, kung napakalalim naman po ang kanyang pinaka root system, is might as well na ikutin po natin yung container na ito ng dahan-dahan sa circular motion po or position para po lumabas po yung mga lupa. At para po hindi na siya maging intact yung ugat sa mismong pinagtaniman po natin. And then dito, nakikita nyo na po. And hilahin po natin siya ng dahan-dahan. Nahila na po natin siya. Medyo kaunti pang pressure. And kita nyo po ba? And malapit na. Kaunting kembot na lang. Kaunti na lang. Kung hindi pa rin po kaya, is itataktak po natin siya. Ayan, nahihila ko na po siya. Ayan. So, ito na po yung pinagugatan niya. So, nahila na po natin siya. Itatabi po natin siya dito sa may gilid. Then, wag po natin kakalimutang linisin po yung ating mga yung place na pinag-ripatan. Dapat po malinis po. Mamaya po is dapat po i-maintain po natin yung cleanliness. Ayan. So, nagwawalis na po ako dito para po maganda. Then, kunin po natin yung ating halaman. Ito na siya, guys. So, kapansin-pansin po na may mga parts po na hindi healthy. Might as well na i-prune po natin siya bago po natin siya itanim. Ayan. Then, itatanim ko siya dito sa aking paso na color orange. Dito ko siya ilalagay. Then, lagyan po natin ito ng soil. Mga dalawang ganito. 1, 2. Okay. Then, saka po natin siya ilalagay dito. Nakikita niyo po ba? Medyo mataas. Ayan. Saka po natin siya lalagyan ng soil. Ang soil po na ginagamit ko dito is fast draining and absorbing. Meron po siyang combination po siya ng coco peat, rice hull, vermicast, pumice, carbonized rice hull at eggshells. Ayan, di ba napakaganda po? Then, gigitna natin siya para maganda po. Ang mga ganitong halaman po is napakadaling alagaan, hindi po nila kailangan diligan every day at napaka drought tolerant at easy to maintain and easy to propagate and care for.
Napakagandang gawing decoration sa inyong bahay. By the way guys, kapag tumangkad na po ang ating Singonium podopilum, I suggest na wag nyo po siyang hahayaan na maging leggy or soggy. Might as well po na i-prune po natin siya. And if we have more time to do propagation, I suggest also that particular way para po mas gumanda po ang halaman na ito. Diba, nag-complement po yung aking orange na pot sa mismong green na color ng ating netted na veins or yung pinaka-netted na dahon or foliage ng ating Singonium podopilum. And, diba po? So, I'm avid collector of different types of Singonium dahil na rin po air purification po ang kanyang responsibility, napaka-epektibo po sa also sa air filtration, kumbaga sinasala po nila ang mga air, kinoconvert ang mga methane gases at mga elements na present sa hangin kagaya ng formaldehyde, benzene, trichloroethylene, toluene at different types of unhealthy gases into a purified, healthy, fresh oxygen na kinakailangan po natin para sa ating malusog na pangangatawan. And also, I suggest ng pagdidilig po para sa halaman na ito is done every 5 to 7 days since maswerte na po ang halaman na ito, mas magiging napakabuenas. Ito po ang magiging bridge or aid para sa ating siksikliglig na gumapaw ng mga blessing kapag naglalaan po tayo ng sapat na oras para po makitaan siya ng paglago. At based na rin po sa aking experience ay nagkaroon ako ng opportunity, ng privilege na mapamulaklak, mapamukadkad at nagkaroon siya ng mga bulaklak ay nagulat ako dahil hindi ko inaasahan na napakaraming blessing po ang kanyang pwedeng maibigay. And also one of the tips po, kung mag-aalaga po tayo ng Singonium podopilum, see to it na we have to fertilize that every fourth week of each month. Kumbaga, ang ginagamit kong fertilizer, since mahilig po kami sa eggs, yung mga pinagbalatan po, yung eggshells po ay napakayaman sa vitamins at minerals, especially calcium ang pinaka-content ng eggshells na siyang tutulong po para mas lalong lumabas ang variegation ng ating mga halaman. Kung sila man po ay variegated plants at sila rin po ang nagsisilbing daan po para po mas lalong makapag-boost ng kanyang altitude height at makapagbigay ng napakaraming anak, supling, at ito rin po ang nagsisilbing way po para po maging fertile buhaghag ang lupa na ating gagamitin para sa lahat ng ating mga halaman po. Those simple tips po na ibinahagi ko, take it down notes para naman po in the future yun po magsilbing information, idea kung paano pa natin siya mapapalago. And by the way po, isa rin po sa mga pinaka best na dahilan kung bakit meron ako neto, patuloy ako sa pagpaparami, is napakagandang ilagay sa lahat na saan mang lokasyon ng ating bahay, sa workplace, hanap buhay, sa ating study table, dahil po ang green po is one of the colors that signals and symbolizes abundance, prosperity, and also ang halaman na ito is considered po as money maker, lucky charm. Kung kaya naman po, wag na wag po kayo magpapawala ng napaka-common na halaman na ganito, Singonium podopilum. Short update lamang po.